Young. Okay. So, ano pa nga ba? Mga idolo, habol na tayo ng bets. So, next bet. And, nakabit na tayo. Ano pang bet natin? Extreme? Okay. 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 Oh, tama tayo. Narinig ko kanina bago ako baba. So, yun nga. Eto na, may draft na tayo, Sir Jules. Yep. Sir medyo, Jay. Ako, sinabi ko din mga kanina doon sa Nostra na game 1, sure 100% Falcons. Game 2 talaga yung medyo delikado for Falcons. Talagang medyo pag game 2, doon sila medyo nag-experiment. Ayan. I mean, kanina yung game number 2 pinanood ko, lamang naman eh. Lamang yung Falcons doon, yung mga mid-game. Biglang nag-collapse all of a sudden eh. Ganda rin kasi. Ilang sequence yung napanalo ng Extreme, which is crucial. Crucial, and clutch yung mga clutch na yun. Ito. Turning points for... Especially for Shinko, yung mga saves niya din doon, very on-point. Yun nga eh. Yun yung parang gusto kong sabihin kanina. Lalo sa mid, di ba? Yung sa mid eh. Yung save kay Luna. Yung Shadow Demon, tsaka yung Phoenix, parang for me, is a key hero sa side ng Extreme. Kaya wag na wag mo ibibigay. Parang yun lang yung take ko. Yeah. Ito, yung Phoenix, binan out na nila. Plus yung Kunkka din na Earth. Yeah. Sobrang aga nung naging aga names niya dun. Tindi na crowd control din niya, no, ni Kunkka whenever lalaban sila. So, Sniper, inalis na. Mga par, dito na itong... Plano yata sila mag-pack. Tantya mo, Julius. Sino plano mag-pack? Yung Extreme? Falcons? Pwede siguro, mga port pick. Pwedeng inalis na lang nila kasi nagka-casual sniper din ng Extreme. Oo, so, nag-sniper Luna, sniper draw kasi itong Extreme. Baka, ano mo yun, out of nowhere, biglang ilabas. 1-2 carry. Tanong ni Darius, ay wala na si Boss Owa, tatanong ko pa naman kung saan yung spa. Pwede mo naman itanong kay Julius. Saan ba? Wala akong alam dyan. Galing ha? Oh, yung agad! Ba't nagagalit ka? Sabihin mo lang, wala akong alam dyan. Oh, galing ha? Labas ako dyan. Labas ka dyan, boss? Labas ako dyan, boss. Ah, labas ka dyan. Pero ito, speaking of Shadow Demon, pinerspeak nga rito ng Extreme. Uh-huh. Malay, ang gandang performance si Sigyu, ba zero niya yan. Ganda nang sabi nyo kanina, yung mga save kanina si Sigyu, sobrang fade-up. Tsaka ano, pwede rin laruin kahit post 5 yan eh. Tapos take sila ng another hero for Shinki. Pero hindi sila mag-give up doon. Still Timber. So kahit na nabigyan kanina. Si Malrini kasi nag-Timber kanina eh. Hmm. Baka dito, tingin ko ibibigyan na nila kaya nito. Pwedeng ATF to. Kay ATF na nga ito. Pero ang maganda dyan, adjustable. Adjustable. Flex pa rin. Ano man mangyari. Diba? Pwede. So, Razor, top 3. The top 3 bands. Matik yun eh. Kilala na, di ba? Alisin mo na lang yan kaysa naman ibigay mo pa either of those. Pero Doom, sinama na din dito nito ang Extreme as they knew na... Yung Timber nga kasi nararun to mid eh. Yes. Isipin mo kalaban mo, Timber, Doom. Tapos kahit sabi mo Shadow Demon ka rito, isa lang masisave mo eh. Uh-huh. Eh kung may kalaban Doom, tsaka Timber, parang ang hirap pigilan. Uh-huh. Lalo yung timing. Dalawang mama. No? Mm-hmm. Brusco Brothers mangyayari. Kanina kasi napaluna sila eh. Yung SD pick nila na yon sobrang sulit eh kasi bukod sa napikan na nila ng Luna, which is syempre yung disruption, tapos may Kunkka ka na kayang iset up dun sa torrent, tapos meron ka ding Lesh na kayang iset up dun sa splitter. Kumbaga tatlong purpose, diba? Yung tatlong core sobrang nagbe-benefit. Diyan nawawala-wala yung ano ko, yung mic na naman dito. Kanina naman hindi naman si Owa, lagi ka na lang ganyan. Pumipitik, hindi okay na yan. Yan, sabi okay ah. Hindi, baka doon yun eh, sa wiring. trip ka dyan, trip mo daw si dyan, sabi ni Sosas. Trip kita dyan. LS band, pwede mag-centaur dito ngayon, Extreme, pagka mga ganyan na inaalis nila. Diba usually, kailangan nila yung mga chunky ng offlane. Tiko, all goods lang na may centaur. I mean, counter si centaur kay Timber, so kahit sabihin natin, ang binabayaran kasi kay centaur, yung stampede, syempre, yung setup ng hoop stamp. 'Di ba kahit paano nandoon pa rin combo. Eh Shadow Demon pa rin 'to. Syempre kung magkasama sa lane, andun yung lubog sabay stun pa rin. Pero tingin mo ulitin ni Malrini like yung potential mid ulit na Timber. Tingin ko ako baka hindi na. Baka ibigay na nila kay ATF. Okay, Mark. Kasi kung maganda rito, pwede nilang ipikan si crit ng mga gumagalo yung mga Earth Spirit, yeah. Tiny. Experience. Eh kasi pwede mong iwo. So pag ano eh, pag nabigyan mo si Amar ng mga solo bangag na hero, kahit siya lang maglaro ng sarili niyang buhay, okay. Oh, bibigyan mo lang siya ng magandang ano, parang sabi natin kahit hindi lamang, basta 50-50. Pero nakalusot yung Disruptor ah. Sa pick na to. Ang dami niyang maano eh, ang dami niyang maaalis ba na potential pick for Extreme if ever. No choice naman sila, third pick kasi yung Falcons. And syempre itong mga bands, hindi mo rin pwede. Marami kang Kantay mo kukonsider eh. Ili-let go mo na yung mga heroes such as Disruptor na hindi naman totally ideal na
i-prio ban unlike sa DK, especially Razor and yung against Falcons. Against Falcons. Yan talaga yung itong apat na yun, yung Doom, Razor, Pango DK, tas yung LS pa ni yung Razor na nalusot game 1 eh, nanalo yon. Tapos sa game 2 binana nila. Yung consecutive three consecutive ban nila dito is yung Pango. Kailangan mo talaga, no? Kailangan mong... Pango DK. Yan, Pango DK. Huwag na huwag mong bibigay kasi yung... Kasi DK kasi second phase na to eh. May chance na kunin sana ng Falcons pero hindi nila ginawa kanina eh. Hindi, nakalabas kasi DK. Eh, nakalabas na din kasi Timber ng ganun. Inuna nila yung Timber. Yun na yung pang ano nila. Amars? Sila mag-a-Amars dito? For back? X is a Hoodwink. Sila yung nag-Mars dito. Mars SD. Mirana. Mirana 5 na to, Julius, tingin mo? Pwede, maganda naman. Siyempre, nandun yung combo ng Shadow Demon eh. SD. Okay. Pwede rin siguro like, ano ba, mga melee, clock, pandaying. Taskar, okay. Pang save din dun sa Disruptor. ET, maganda. Pang punit sa mga makukunat. Hero din ni DY. Hero ni DY. Tingin ko, ET. Actually, ganda nga. Kasi yung Azure, sobrang galing nila gumamit ng ET Lion eh. Yung team na yun. Yung dalawang support po, kapatay kasi ng core. Yun yung maganda sa dalawang support na yun, yung Lion ET na yun. Even itong Shadow Demon tsaka ET, nandun yung setup eh. Pupunit eh. Okay. Pero again, this is the best of 5 series. Hindi pa dito matatapos yung ating serie, mga pare. Ayun. Is na fire classic lang no yung combo no na arena sabi kisses binabalik lang nila okay. Mag void nga sila dito feeling ayun di ba ang tanong sulit eh sa Falcons parang alam na rin naman nila yun na guys potential mag void to kukunin ba natin o kakounterin dalawa kasi yun eh is either i-grab mo yung steel void pick. Steel pick or hayaan nyo lang ibigay tapos kuha na lang kayo kontra counter. Nagahan na nila. Total, may disruptor naman na, di ba? Pwede. Kung yun ang plano nila rito. Nagban sila Lesh eh. Naga plus one, pwede no? Diba? Okay din. Hindi, tsaka kung mag-faceless void man dito yung kabila, andun lang yung song to at least prevent the possible play. Pero mukhang masaya dito si Shin-Q ah. Oh, tinatanong ni Bongbong. Uy, may nakarating na report pala sa akin kanina, Julius ah. Sabihin ko na lang sa'yo mamaya. Hindi ka nagre-reporting for duty sa akin, ha? Nasa taas ako eh. Ano, nagkakas kayo. Ba't ako paano mag-reporting for duty? Juicy na... Ganun ka agad, sasaluto ka agad. Juicy na ito ka na ba? Sagot ka na yung SB. SB ko lang. Sabi niya, sagot ka na SB. Ba? Ay, wala na yan. Wala yan. Pag si boss Sir Jana po bala sa'yo, Sir Bongbong. Or mag-PM ka lang sa page ko. Pero Gyro carry. Ang pinili lang carry dito. So parang, hinayala na talaga yung void. Pero yung lineup naman dito ng Falcons, kaya ipalaban sa void. Hindi yun sa parang ano eh, yung void kasi late game pa. Yung drop dito ng Falcons, parang end time. Kaya nila i-run down. Kaya nila i-run down kasi wala naman silang big ulti, pinaka big ultimate lang ata eh, Lasso. Sabi natin, Lasso, Disruptor, ulti. Tsaka pag nakrono ka ng, meron ka ng Uggs, yung side gunner, tas may lifesteal ka, pwede ka lumalistin. Pwede talaga. Ayun o. Side gunner is key. Automatic, ipipick at ipipick. Basta ko na yan, sabi ko na sa'yo naman eh. Sa drop din talaga, makikita mo eh. Tsaka out carry ni Boyd kasi si Gyro. Pero syempre, bago pang mag-Gyro talaga, yun na yung ano, yun na yung plano, after pick nung Snapper. Obvious magbo-void eh. Ang talong nandito. Kasi parang out of nowhere si Snapper, pinipick siya kapag pang-counter mo kay Phoenix for example. Tsaka ano din, dying. May sining din kasi na nga siya nung kay Mars kanina. Parang combo na din. Para kung malet go man yung void, okay lang. Pero ang dami na kasing pamalit kung ang sasabihin mo lang is ikakombo lang kay Mercy. Diba? Mas marami ng ano doon, mas marami ng valuable na support other than Snapfire. So as you pointed out, meron nga silang planong i-run ang faceless move. Ayun ang maganda pag nag-champion extreme gaming, sagot ko na ang C2 at Hansen nyo. Dunk it Jonathan ko yan pag ganyan. Dunk it Jonathan. Dunk it. Di mo ba napanood yung Dunk it Jonathan? Napanood ko yun. Dunk it Jonathan. Tinang ko si Jonathan doon. Biglang nagaskar lang yung Falcons. Yun lang. Yun yung kailangan nila iwasan dito. Kailangan nila ng ano? Ng health para dito kay Gyro pa ng isang hero. I-timber na nila. I-timber na nila sa offlane. Tapos, hindi. Timber offlane na talaga. Kailangan nila ng burst. Tapos pick na sila ng pang mid dito. Lina? Hindi, naban na eh. Naban na. Lina nga dapat eh. Pak! Hindi burst, pero ang hirap i-catch. Kasi nabanout na rin naman na nila si Sniper, di ba?
Pwede, pwede. Pero pili ko talaga Haskar. Ako kung ako lang. Isipin mo kung Haskar mid pa kayo. Lakas nyo ni. Pwede, pwede. Bukas na bukas, Bocentino. Umatik yan. Ngayon, bata mo, nabigyan ka. Di na yan. Match ka lang namin ni Corey. Nabigyan ko yan, ha? Kitang-kita mo lang sa print screen. Wala, syempre. Yung mga bigay niya sa'yo, syempre, walang print screen. Print screen, ngayon lang siya nagpap. Sinabi nga ni Kimo, nagpapahinga daw. Ay, wala. Ano lang yun? Nagpagpag lang pala yan. Nagpagpag lang. Ayun. Bigyan na lang, ano, Nature's Prophet support lang naman ako. naka Bezel Mjolnir Blood Turn lang. Post 5 pa yun ah. Pumonser ko lang, di ka naman naman. Ang lasit ka. Nakuha ko yung farm ko. Hindi, pag NP ka automatic. Hindi na, tama na. Di ba, yun ang trabaho mo as NP. Magka-farm ka sa jungle lang, kalaban. Relax ka lang. Kukunin mo yung ano nila eh. Farm nila. Oh, resources. Babawasan mo. Cut mo lang. Yun ang maganda sa NP eh, no? No matter what happens, magkaka-item. Ayun na nga. Shoutout kay Boss Edpit ah. Ayun na, yung pack ko, sinasabi natin. Nababan. Pinan na. Viper, ayun na, sabi ni, sabi ko na kanina, Viper eh, oh, eh, hero na XM yun eh. Parang ano na rin to, in case mag-askar nga dito yung may Falcons, sa mid. Sige, preemptive pick. Sige, mag-ano, askar ka dyan, Viper strike, tanggal yung third skill mo, tas lugi ka pa sa lane. Ay, hindi man lugi, 50-50 sila sa lane. Ay, OD, wow. Snapper mid yan, Jules? Snapper mid? Ano, Viper support? Viper support. Ganda ng drop dito. Ako for me, biglang gumanda yung drop dito ng extreme, no? Dahil doon sa Viper pick eh. Kumaga, ang hirap. Nagka-sense eh, nagka-sense. Ang hirap pumik ng mid eh. Ano, pipik nila rito? We are. Wind Ranger? Oh, Ox lang naman. Uy, Batrider mid. Pa din. Batrider mid. Batrider mid. Ay, Batrider nga. Oo, kasi Lion and Disruptor nga pala. Batrider mid sila. Akala ko nga kanina mag-support Gyro sila eh. Naisip ko na din, kinoconsider ko na din. Pero, ayun nga, nag-last pick sila ng Lion. So meaning to say, Bat Rider ni Malrini ako gusto, against a Viper. Falcons all the way pa rin, no? Pero sa draft, hindi, I mean Falcons all the way talaga yung sinusuportahan ko. Pero sa draft, based sa draft ah, para hindi bias, mag-extreme ako. Doon sa draft. Extreme ako dyan. Ikaw? Wala pa akong talo, mula kanina. Mga predictions ko. But may Azuri dyan? Galing ah. Sure na sure sa Azuri yun ah. Ikaw, based on drop, Jay, kanino ka? Baka mag-pull up yung Viper eh. Pag mag-pull up kasi parang Eagles, Falcons all the way. Falcons all the way. Falcons all the way pa rin naman eh. Pero ako, pupuso ako sa ano extreme. Baka. Baka lang, testing lang naman. Pero yun na, mga kaibigan, game number 3. Eh, alam nyo na, Jules and Jay na ang bahala. So, take it away. Yun, thank you so much, JB. Kami naman ni Diwata Pares. Makakasama ninyo. Thanks to Boss Owa kanina sa game number 1 at game 2. Nag-1-1 nga po tayo doon. Sa mga kanonood lang guys, big shoutout sa inyo dyan sa Twitch, Facebook, and YouTube. Welcome sa ating grand final match kasi ESL 1 Birmingham magsisimula ng 22 ng May, April. May ano lang tayo, 1 week na pahinga. Yes. So, tingnan. Chillin'. Chillin muna. Chillin muna tayo. Chillin with the villain. Chillin with the villain muna tayo. No? So, game 3 na nga po tayo. Parang best of 3 na. Actually, yung match natin dito. Back kasi, to zero. Nag-1-1 tayo eh. Back to zero nga yung ating matches. Pero, syempre, depende pa rin to kung mapaputo na yung sumpa na puro Falcons yung magiging champion natin, Jay. Kumaga, yung extreme, simula ng tournament ng Elite League, hindi maganda yung run. Medyo buwabawi sila nung ano na, huli na. Yes. And nakita nga natin dito sa Grand Finals na, yun nga, nakaisa sila. No more 3-0 para sa side ng Falcons all the way. Boss niya, pagkatas ng Elite League, anong sunod? Yun nga po, yung ESL 1 Birmingham, gaganapin sa April 22. Boss niya, wala na ba yung luma mong Facebook na hack ba yun? Yes, na hack na po yun. And nireport ka na din para ano, balik na ako sa lumang-luma kong FB na lang tuloy. So both teams nagsunod sila rito nang una. Mauna talaga yung Radiant kahit anong mangyari sa may mid eh. So nakapaglagay si Ami ng pretty good vision dito sa mid. So kita nila yung buong heroes ng Falcons dito. Grabe yung sacrifice ni Boss Adrian ha. Kahit may pasok 6 a.m. Baka naman nagchat lang tapos matutulog na no. Pa-shoutout ako kunwari habang papasok. Tulog na ako. Pero pasok siya ng 6 a.m. no. Solid. Eh, no. Solid Monday. Monday na eh. Monday talaga. Alam natin, Sunday ka hapon. Eh,
ano na ngayon eh, Monday morning, matik yung mga papasok ng school. Patas lang yung odds, no? 1.90 parehas. Tama. Oo, 1.90. Nag-all-1 eh. Mm-hmm. Maganda nga bumit sa, ano, kung Falcons fans ka, no? Kasi, taas na nun, ha? 1.90? Matas na yun, matas. Diba? Kasi kanina, 2.80 pa rin eh. Yung game, sa... game 3 na binita namin eh. Sa Falcons eh. Kasi bumulong daw ang Raiders kay Boski Mo TV. Ay. Early pressure nga mga kaibigan. There's the disruption, XM. Pero wala mo sila potential kill onto sneaking. Ami, medyo masakit yung tinamon yung damage dito. A little bit. 2-4-2 bound runs lang. Wala namang first blood or mga makakuha ng ano, kalamangan. Mm-hmm. Ito yung mga nauso rin sa mga int types na ano eh, mga mid. Kahit nga carry, nagnanal. Sobrang for me kasi nabap yung null eh. Yung rate ba kasi, grabe na yung ano, ninerf eh, no? Pero ano ah, binibili pa din. Minsan, rate ban, tas bracer. Yung iba naman, kahalo. Rate ban, null. Oh, basta, syempre, kahit sabihin natin ninerf yung rate ban, ang maganda kasi, nung dumudoble, Jay eh. So, kahit ano mangyari, tataas at tataas pa rin armor mo. Okay, pagdating sa middle lane. Ito yung hinahanap natin, Julius. Ito yung mga nangyayari sa Grand Finals, no? Ano to ha? Siguro, hindi lang ako ganun ka 100% sure, pero sa lahat na kinas ko, dun sure ako. Walang bat mid ako nakita. Oh, sa kinas natin wala? Wala eh. Sneaking, kanina muntik siya eh. Ayun. This time, makukuha. Uy, 1-0 na. Hindi, wala mo tayo dyan. Alam mo na. May makaya na, pero syempre, atin sa atin yan. Nang 1xbet, mas pinalaking nga ng welcome bonus na up to 7,800. Gamitin lang ang promo code namin ng Kuya Nick. And mag-message lang po kayo sa Kuya Nick Page. Maagagang first blood for panlasang Pinoy. Sige, kahit 1-0 ka na. Ano? Ayoko hindi, hindi ko feel ngayon. Hindi, ayoko nga, hindi ko feel. Mamaya. Manginginig to, imbis ka sa lang to, manginginig. Oo, oh, ito, sige. Ano to? Sharingan to. Pistol to, ha? Abutin yung ice mo dyan. Pero bottom lane, may time walk naman si, ano rito eh. Si Boyd, huwag lang siya makukombo ng Earthquake Budo siguro. Yun ang problema. First skater naman kasi, huwag lang siya mapapalubog dito nang wala si snaking. Kasi pag wala snaking, yung disruption yung pamigil eh. Eh, disruption to eh. Pambirang disruption na yan. Yung glimpse back nga si dito yung pamigil eh. True. Yun lang yung parang chance na masave mo yung ano eh, yung gyro mo eh. Matic eh, pag napalubog, alam mo na yung next na follow-up, stump eh. True. DIY, nakikipag-arasa dito kay Crit. Lugi sila yun dito, universal kasi si Snapper. Eh, mo, ganyan lang item ni Snapper, isipin mo, apat na Iron Hood. Lalulugi sa lahat. Aray, ano si Crit to? Aray! Katinon, then DIY. Tingnan lang niya nakuha yung huling right leg to bring down itong Lion. Pero kailangan mag-regenerate pa rin yung Lion nga dito. Ano? Galing na ginagawa ni Marino. Kinakat niya yung creeps, dinada niya sa neutral para double trouble. Nakukuha mo na yung wave, nakukuha mo pa yung neutral camp. Tignan mo, so taas level ni Batrider compared kay Viper. So dami pang deny. Kung ikaw si XM dito, kukonsider mo na bumalik ang bote? So tingin mo? Kahit hindi na. Kahit, siguro, hindi, kahit na. Hindi na. Kasi bat naman, no? Oh. Stick-stick lang. Pero tignan mo kasi ginagawa ni Malrini, oh. Grabe, oh. Yung self-stacking. Self-stacking lang. Nag-boot sa yan. Yan naman talaga madalas binubuo pag bat. Rider ka lang, kailangan mo ng boots eh. Kasi yung tanong mo about sa battle, parang feeling ko mapupunan naman ng wand yun eh. Tapos try sila mo, no? Masasagot eh, no? Tsaka hindi naman din maharas, wala naman pangaras si Batrider eh. Yung pangaras niya, pang patay na eh. Wala, pag na dalawang patong niya din kasi, slow lang siya dito. Ito mo, hindi pa nga intimidated sa XM mo, sige, aliga rito. Pinortify pa. Bakit hindi? Nakita niya, oo nga, may 14 nga na to. 17 pa nga, actually, in a magic wand. Ang ending siya, yung gustong pumressure, siya pa yung napauwi sa base. Hindi siguro pressure. Ang gusto niya gawin, clear yung wave. Pero may fortify kasi, so na fortify lang yung creeps. Oh, naman sabi mo, nag-request na si Kuenik. Kanina kasi game on game to, panay ang request ni Kuenik. Oh. May naka-reading bala dyan. Ako naman, sinabi ko lang sa'yo. Oh. Baka gusto mong ilabas. Sige, pagbigyan. Oh, ilabas mo daw, sabi ni Julius, yung kay Kuenik. Oh, hindi ako yan, ha? Oh. Ay, pala. Yeah. Bang. Bang, bang, bang. Oh. Uy, uy. Uy, kinasa sa likod. Uy. Oo. Naging dyan ba ako kisa? Oo. Bakit may pa whirling death yung puwit doon? Hindi, kailangan. Kailangan yun. Kailangan yun. Kaya ganun yung kasayo? Oo. Ganun yung mga kasahan kasi. Pero alam na, alam daw ni Malrini. Eh kasi guys, Viper yung katapat niya. Kasi sabi mong Batrider sila na mid.
Eh, ilang pa rin, isin mo kanina, nakailang patong ng poison attack yun, di ba? Legit. Ito nagkakamali sa XM na kalaban ni Nisha, no? Yung sa 1v1 nun. Hindi ko lang, hindi ko lang. Sa Dacha? Hindi ko mas shoot. Pero ayun ang shoot. Shoot sa balde. Ang daming poison na nakuha dito ni Skeeter. So, 2-0 dalawang kill na for Extreme. Gusto mong lumaban pa rin. Ibigyan natin ng easy money. Hindi na, huwag na. Save mo na lang yung 100 mo. Hindi na. Gusto ko mabigyan, mabigyan ka eh. Kukuha ka pa ng budget sa akin eh. Hindi na. Kukuha na pa ako ng budget ah. Huwag na. Okay na yan. Grabe naman yung tao na yun. Grabe. O nga no. May bago ko eh. Nakita ko yung upload eh. Grabe naman yung tao na yun. Pero ano na yun eh. Sa dating Nostra pa yun eh. Oo, sa dating pa yun. Sa dating Nostra mo eh. Kailan ulit balik yung mga boss? April 24 sakto, 10 days pala tagal. Ang balik namin guys, April 20 or 21 nata dito sa, ano? Hindi to na. Ang masabi ko lang kay Boss Kimo TV, ilista mo na yan kay Ate Michelle. Ilista na? Sabi niya, ilista na sa Game 3 Extreme. Palista mo na kay Ate Michelle yan, Boss Kimo. Okay, sa Secret Shop. Sa Secret Shop. Kay Maharot. Kay Maharot. Doon mo na ilista yan. Huwag na rito. Huwag na muna dito. Pero grabe ha, tumatama si Boss Kimo. Siya yung nag-request kanina, Game 2 Extreme eh. Na mag-bet daw kayo? Oo, ngayon, inisan libuhan namin yan. No? Extreme ulit kayo? Pansisiyan namin siya, nag-1K tayo sa Extreme. Sa Extreme. Pag natalo. Uy! Pag nag-2 wins Extreme dito, tipan-tipan ulit tayo. Yan ang maganda. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto namin. Yan ang masarap na naririg. Pero ako, na-scattered ko na yung mga putrip lahat. Oh. Steak ng steak kung baba natin ako. Oh, alam mo na yung, kumbaga alam mo na next time. Yung, alam ko na, pass na muna ako sa'yo. Masarap naman lahat, pero huwag ka muna, steak in style lahat. Ako siguro, focus ako sa ano nun. Focus ako sa lobster na. Lobster ka? Yun, pwede. Yun yung mali. Champion din eh. Yun yung babayaran mo dun. Lugi. Boss, huwag muna kami ng appetizer noon yan. Erect na muna kami sa... Hindi, tsaka isa pa, yung isang in-effect namin ni Pancho. Oh. Yung salmon sushi. Yung salmon sushi nga. Si Pancho ka na kailang order nun. Grabe yung order sa table. Kapat na plates ata. No? Grabe yung order for sa table. Pancho lang? Ha? Hindi, pero ang bigat, pero ang bigat kasi sa chin. Ayun nga. Eh, syempre, kanin pa rin yun eh. Kanin pa rin yun eh. Ayun lang. KKB yun ha. Magkakaroon ako sarili eh. Sana kayo din. Makulit ka na. Makulit ka na, promo code. Ilabas nyo kayo TikTok dyan yung promo code. Oo, oh, ilabas mo daw. Glimpse lang. Mga tatlong segundo lang. Tatlong segundo. Oh, pinaso tayo. Pinaso tayo yung Queenie. Punas lang. Teka lang, punas. Punasan mo. Punasan mo lang. Okay, order na. Ayun yung title lang. Oo. Punasan mo. Punasan mo. Ay, Diyo! Pero sabi napapalit. Punasan lang eh. Pero XSS mabibigyan. Sabi natin. Ano? Punasan lang. Di lagi ng moves. Labas ako doon. Pero Mars nga rito na bigyan with the help of Crit Emelrini. Wala siyang TP rito ha. Pwede siyang mamatay. Pero nag-TP lahat yung kupunan dito ng ano. Ayun lang pabayaan si Skeeter, Jay. Yup, and Snake King. Nandito naman yung Glimpse back at East. And there's the lasso. XM will be dragged dito nga sa likod ng Tier 1 Tower. He got punished. After mamatay yung Disruptor, sulit kasi sa XM nadali na doon Julius. Hindi magandang trade. Masyadong naging maasim naman dito si XM. Knowing na alam niyang, lamang ako rito sa lane, diba? Ayun na, nag-question pa tuloy si Quinnic. Quinnic, nakita mo, ang sabi lang namin, punasan lang. Oo. Punasan lang. Sabi ni Boss Pancho, walong basong red tea, diabetes. Si Jayon, alam mo na ako yun, Nick, pagbalik mo. Sa Twitch, anong gawin dyan? Hatulan na yan agad? Hatulan mo na yan. Mainit ang ulo ni Sir Jules. Ano pa yan? Asan ba? Ayun, hinatulan na ni Jasaus. Hindi ko nakakita, hayaman siya. Pero ito nga, 3-2 score natin. Sobrang yaman ng Timber. Same goes naman sa Viper and Gyro. Magkaka-farm lang sila. Even si Amir rito, healthy rin naman yung farm na rito. Threads. Going for MOM din siya. Uh-huh. Yung Timber dito nga, mga sir ni Mr. Amar, ano, top net na yan. Mamaya kasi, i-occupy niya to totally yung bottom. Eh. Kasi, required na mag-rotate nung Snapper, I guess. Or, first usage ng Chrono, tingin mo with the kisses, kaya ba i-take down Timber? Timber? Kaya. Testing. Oh, spell yun eh. Matik yun. Unless, bumili ng cloak lang dito, si, ano, Amar. Mm-hmm. So, snaking, delikado siya rin. Ay, hindi, didward na lang niya na to.
Rewardings lang. Rewardings lang. Ah, yung pinabalik. Pero may nakuwang hi si Malrini. Pwede nyo nang ilaso. Agad itadrag niya pa ito papunta sa may clip sana. Pero hindi ito tama. Yung spear easily avoided. Wala pa kahit sa patay pa rin. Maybe, but can he make it though? Not this time. Sila pa yung napamakno. Tapos madedward pa ka mo. Yung vision nila doon. Automatic by ZQ. So hindi magandang trade. And tinipa ni XM. Makulit kaya tip kay na tip pa. In-XD-han ni Amar. Ni Amar tuloy ni Shinkyu yung mga yan. In-XD-han yung game 2? In-XD-han niya. Eh XD ka talaga. Hindi kayo, hindi porket puro kayo panalo. Kayo na maghahari dito sa tundo. Ano daw ang masarap sa tipan-tipan, Sir Jules? Para sa'yo. Ano masarap? Tepan-tepan daw or ika-anim na utos? Yun naman yung mga. Steak. Steak? Diba, steak na yung guys. Hindi yung tomahawk nga. Di ba tayo lang? In-orderan tayo ni Boss B. Eh, kailangan may table naman. Andiyan yun siya, no? Jarizos, oh. Jarizos, eh. Andiyan si Jarizos. Pero ito, level 6 sa DDY. And ito na nga yung combo, J-Mic. Up yung Chrono. Hindi pa rin nagagamit yung Chrono rito, eh. Pero yun pala. May stock. Pambawi kay Batrider. Kuwawa si Batrider. Parang naging support, no? Ganito yung naging support, eh. Pero hindi naman dagger, hindi. Hindi BOT. Hindi naman pag mid kay BOT muna bago ako dagger. Pang ano kasi yun eh, pang position 4 kasi yun eh, takes stop sa may dagger agad. Meron tayo nakasa ata last. Glimmer, hindi nagano, hindi nagdagger agad. Glimmer tsaka ano siya. Meron meron din position 4. May nakas tayo. Kinuha yung stock, imbis na dagger, BOT pinaunin. Isang beses lang nangyari yun. Ewan ko kung elite league yun ah. Pero nakas natin yun. So ganun din ang ginawa dito ng side ng extreme, kumuha rin din sila ng big stock dito sa Ancient. And para kay XXS, Blink Dagger yung kanyang magiging item choice dito, no? Aggressive natin sila. Ayun, napunit. Kaya ba? Pag-out, nandun yung disruption, pero Snaking is also here. Pwede niyang i-glimpse. Pero Static Storm yung gagamitin niya. Meron siyang potential kill kay Shinkyu, pero yung Thunderstrike na rin up to bring him down. Even yung Flame Break ng Tomama, may natira pa for Shadow Demon HP dun. So nabuhay si Sinkyu, nabuhay din yung Batrider. Ito kasi problema dyan yung Void. Sabi na natin, yes mayaman si Timber, pero yung Void din kasi mayaman. Alam, hindi maganda yan. Si Aloysius na napakasipag minsan magpa-shoutout yan. Pa-shoutout kay Sir Loin. Ano Loin ba yan? Loin? Loin. Shoutout na rin sa'yo dyan, Aloysius. Makasipag nating graphic artist dito sa Lupon. Shoutout. So, tinigil ng XG, asa rin sila papunta. Ayan na yung pieces. Aray, aray, aray. Pero natingdown pa rin nila yung kill. Kaso, yung tatakbuhan niya dun, meron ng lava or magma. There's the Chrono connecting on to free shot si XM dun sa likuran. And pwede isipin ni Ami yung naduluhan niya nga si Snaking dito. So, tatlong kills. Extreme is doing it, Sir Julius dito, ha? Tatlong life. What a wipe. Sabi ni Ami rito. Do, isipin mo, first usage ng Chrono tsaka Kisses J. Sobrang payoff. Tatlo yung nakuha niyo. And makakatik pa nga silang objective dito sa may middle lane. And ano to, Jay? Pang, mapinap ng mapa, syempre. Mabilis lang yan. First usage ng Chrono, tama? And yes. Sobrang nag-P-off nga yun. Pati cases ka mo, lahat ng mga combo nila. Combo nila, nagawa nila ng maayos. Pay-off sobra. So after the BOT, Blink Dagger naman ang magiging sunod na item ni Mr. Morini. Top net mga sir, yung Faceless Boy dyan after that and then followed by Viper. Pero stable pa din naman Gyro, tahimik lang. Tahimik lang. Sa top lane. Mayaman, ganun din naman, hindi man nagagalaw dito si Skeeter eh. Hmm. So syempre, alam man natin guys, out carry kasi ni Void si Gyro. Kaya sabihin, pero yung solusyon nga dun, sinabi mo kanina Jay, yung Aga Names play plus Satanic dun sa side gunner. Pwede ka pa rin naman mag-lifesteal. Kaya paano may ano ka dun eh, may onting survivability. Thank you. Pwede siya mamatay rito, ha? Not mo yet. Ilista mo na. Pero hindi siya naman so, chakra mo hit. Then, sasabit si Omar. Plus, the Whirling Dead. Dagger na dito yung Mars. Pwede atang i-defend to, Julius. I feel like TP siya. Plus, makuha niya yung dagger na paparating sa courier. Parang hindi ba delikado? May Static Storm. Tapos na rin si Skeeter dito. Mukhang bigay na. Tapos, they have also itong Observer Words. So, knowing na nag-show na sa mapa si Mars sa top, wala nang taga-setup. So, mukhang bigay na, alam na nila yan. Automatic bigay. And may region sa may bottom lane. Nakipag-trade tower lang din dito inside ng extreme eh. But, two pumps, Boss J, habang idol. Mamaya, pagka may natik na tower at walang nangyari. Kasi dito, may mag-gunk eh. It's gonna be snaking. Good glimpse back, wala pang pakasal sa XM. So, type check.
Kala ko di pa siya mag-TTP dun eh. So yung Viper na kanal, no? Nanano siya, rate ban, tas going for Dragon Lance. And Ami, so close na nga sa kanyang main. 20 seconds na lang, meron na siya ulit. Chronosphere dito, no? Sakto to, Julius. Tapos isang... or at least dalawa na neutral. Una tong ano niya. Yung mail. Ayun, sakto. Isang wave, yung wave na yan. Sakto na yan. Pwede na, no? Kasi siya yung nakakuha ng tower dito eh. So, inahabol nila si Amar. Yun lang, Amar. Pag namatay ka dyan, question mark or tip ka talaga malala. Ang lalim niya na dito eh. Kisses will hit. They need one more hero, pero nakapag-timber chain up with a TP. Kaso lang, sakto yung cast range. Julius. Nung spear nga dito. Dulong-dulong, no? Dulong-dulong ng spear. Imala, timing pa. Timing pa yung XM dito, Jay. Hindi pa ito matrash to. Mamaya pa. Mamaya pa pag lumamang na talaga. Sabihin na natin umaangat sila dito pagdating sa kill. But still, this is 1K2K. Nakalamangan pa lang naman po, ano? Mababa pa. Mababa pa. Hindi pa ganun ka... bultaan yung lamangan. Siguro pag nasa mga 8K patas yan, doon na natin masasabi na lamang na yung extreme. Tip me clowns. Yun talaga mamaya na inaano ko mamaya sa extreme. Ang gusto kong mangyari, lapagan ng Null Talisman mamaya ni Amor. Pag nanalo sila dyan, dapat ayun, na magawa niya. Nagkalabasan sa suit. Tapos kasi players. Pininker niya na si Shinkyu doon, pero hindi naman napapasok yung Batrider. If somehow may blink siya doon, hindi malabo. Parang mali din ata ni Crit na hindi na dapat niya ginamit yung pinker. Oh, kasi pinker. Pwede mo magamit next clash eh. Naku, Snake King. Nakapitan ng sleep. There's the Nether Toxin. Kaso lang, aray ko po, nakakumbo sila dito. Yes, nandun yung arena sa loob, pero they're falling low, Julius. Skitter is dead. Hindi na nga ginamit yung chrono rito. Ami with a killing spree. Look at the attack range by XM. Abot na abot dito yung Disruptor. So, pag ganun-ganun lang, pumalo sa 4,000 yung kalamangan. Extreme is doing it. And first 10 kills natin, guys, atid sa atin ng 1X Tracker. Nakuha na nga ng XG to Endrick. Maglabas ka na ng another wager dyan. Oo, oh, ilabas mo na yan, Derek. Sige ilabas, na. Sige, labas. Huwag mo na ilabas, hindi pa Pasko. Hindi pa Pasko, Jia. Hindi pa Pasko, may labas. So, BKB, maging item niya mo. Ito kasi problema, pag may kalabang ang Viper, kahit kasi naka-BKB ka, pag Viper strike ka, nandun pa rin yung break eh. Hmm. Diba? Wala kang armor, wala kang regen, ang hirap. And XM nga rito, going for Yaman kasi yung BKB na next item niya after ng Yashot Lance. Kung nga masasabi ko lang, ha? Boss Baby is right. Yung mga ganitong mga klaseng ano. Sa drop naman talaga kasi, di ba? Hindi, yung pagpuso. Kahit wala pang drop. Ah, siya pumuso. Oo. Bulong nga doon ng RH. Bulong ng RH yun eh, by Boss Baby. Eh, nakaano tuloy, naka-all caps pa. Nabulungan eh. Nabulungan. Sana mabulungan ka rin ng RH mo, Boss Kimo, kapag ano, ha? Kapag Nostra. Kanina nga, lumabas si ano eh, Kim Will Gulapa eh. Oh, Kim Will Gulapa. Meron na ba tayo dyan bago? Oh, direct? Bago. Kim Will Gulapa. Pasok. Wala pa? Ah, oh, wala the pa. The Falcon Dance. Baka mamaya, pampaswerte ng Falcon. Siya nilipad eh. Oo nga, no? Falcon Dance. Ganun eh. Wala pa daw. Falcon Dance hindi eh. Pa na ano, ni ano. Oh, Alexis. Aligaga. Alam Aligaga. Kahit clip lang, Alexis Aligaga. So, yung behind dito, kitang-kita natin, Falcons, nahihirapan sila lumabas ng mapa kasi nga, ang hirap eh. Isipin mo, Chrono, Arena, Ulti, Purge, Lubog, Kisses, napakarami mong sasalo yung spell eh. Ang inihintay daw ni Boss Eve ba yun? Mm. Ang bulong daw ng Erod ni Boss Oka. Ayun. Bulong ng Erod? Shoot yan. Shoot? Asan ba si Pancho ngayon? Ewan ko, sabi niya, alis na ako, pumunta na. Pupuntahan na ako, sabi niya. Alis siya? Oo, oh, alis yun. Di ba pupunta ng Laloma yun? Nandun kasi si Bimbo ngayon. Hmm, naligaw. Nandun si Bimbo. So, puntahan. Oo. Popims. Exacto, laro. Break naman na bukas eh. Oo. Kaya walang okay na magpuwet-puwet si Pancho. So, BOT Dagger. Going for BKB rin naman dito si Malurini. Timing, kailangan ng timing na Palcos dito, BKB J. Hindi na nakapag-smiley si Malrini dito. May kalalagyan sila eh. Talagang may kalalagyan. Drop pa lang talaga eh. Ako, another aggression suit. Ito na. Red, pwede mapigilan. Kaso mamigigyan na siya dito. Hex is there. Onto XXS. Pero disruption. Kamu from Shinkyu dito kay XM. Pero yung spare naman na yung kikitil sa buhay ni Mr. Kret. Ang hirap. Di pa nila talaga kaya lumaban. Uy, kasali din si Jules dyan. Alam niya yan.
Masaya sa una. Ah, Kuya Nick, ha? Hindi, ah, masaya sa una. Masaya sa una. Masaya sa... Pamali ka rin ng basa din kasi. Oh, masaya ka sa una. Oh. A glimpse of Kuya Nick. A glimpse of Kuya Nick. A glimpse lang, ha? Makulit. I-glimpse. I-glimpse mo yan, direct. Op, punasan lang. Isa pa. Yung isang punas. Punasan mo, Kuya Nick. Punasan mo. Masyadong makulit daw eh. Punasan mo ba yung puro bukod? Okay na. Parang ano na eh, may lalabas na dance move. Ready to dance move na eh. Parang gaganon-ganon na eh, okay na yun. Punas lang. Tanda mo kayo eh. Kasi, nasa amin ang powers ngayon. Lalabas namin ng mga ano mo, dance move. Baka tinanong lang naman kasi ni Kuenik, kung kasama ka, masaya ka din daw lagi sa una. Masaya sa una, di ba? Hindi naman, baby. Ikaw naman eh. Hindi naman daw pala, Kuya Nick. Ikaw ah? Oo. Ano mo na alam mo yung mga ganyan, Kuya Nick ah? Hindi, ba't alam ni Kuya Nick yun pala? Yun nga ang tanong. Bakit alam mo yan? Ay, hindi, baka nakwento-kwento lang sa akin. Hindi, Mineski Days. Pero nag-soundplay na nga yung Falcons dito. Maganda to pag nahuli nila sa amin. Ito na nga, Jay. There's the static storm plus the lockdown. Finger as well, no chance for him. Kung may BKB, baka. Pero since wala pa. Kahit may BKB? Yung lockdown. Yung enough talaga yung lockdown dito eh. Yun yung nga, napakagandang fake up naman to for Falcons. Na-takedown nila yung napakayaman na Void. And Amar? Kahit na nangyari yun, nasa fight the advantage pa rin ko. Amar, still uses BKB. There's the arena. Naso on to Shinkyu. Managed to... Lubog! There's Eruption himself. Aray ko, ayun. Dalawa. Sa dalawa. Pero makatakbo naman si Amarski. Makatakbo ba? Mas ulit. Pero God's Rebuke lang after the blink. Deleting Amar sa process. Triple kill for XXS. And Extreme is doing it doon sa clash na yun, Jay. 4v5 yun, isipin mo ah. Kasi... walang Void, walang Chrono, pero na-manage pa nila manalo sa fights. Ang ganda na nga ng target ni Batrider dito, si Mulrini, si Shadow Demon, kasi lulubog lang eh. Pero hindi inapin, nakapaglubog ba eh, nakapag-buy some time pa eh. Radiance Middle Tower. And going for Manta style naman tong si Viper din, Skadi. Naku, masakit-sakit yan pa nakapag-Skadi. Kahit may Satanic ka, Jay, sabi mo pagkalaban mo may... ano na? Skadi rito? Nakakayabang na si Kimo TV. Ano masabi mo? Falcons pa mo, hindi na kayo marunong tumingin ng Palalunin. Palalunin, pero ang predict niya rito, 3-1 Falcons siya. Oo, diba? Predict niya 3-1 Falcons. May bulong siya kasi ngayon eh. Sabi niya kanina sa Nostra, 3-1 Falcons. 3-1 Falcons. Ayun. Ha? Oy, baka naalala daw ni Kuenik yan. Alin? Ayan. Yan. Kuenik, baka naalala mo to. Alam mo yan. Alam mo yan. Yun na lang. A glimpse of the past. May bilyaran doon sa loob? Wala. Walang bilyaran doon? Pati nga ulit, Moch, walang bilyaran doon? May bakante ah. Ayun oh. Hindi bilyaran niya loob na yan? Office yan, parking. Office. The booty. O nga, no, si Owa, if ever mananalo sa Nostra. Alo, 3-1 Extreme. Si Owa, 3-2 Extreme. Ganda nga doon. Kimo TV talaga, kala mo. Ikaw 3-0. Oh, hampog ka. Ay, isa kong hampog. Okay lang. Oh, natawa si Kuenik, oh. Alam ni Kuenik yan. Wala pa sa mindset ni Kuenik. Wala sa atin lang. Oo, pero ito nga. Kahit sabihin natin nanalo sa clash yung Extreme dito, hindi pa rin nila pinilit yung contest ng Roshan. Wala pa kasing BKB si Amin ngayon pa lang ate. Pabuo pa lang. So kahit sabihin natin na may Aegis dito, iba pa rin talaga mamaya pag may nakronong malupit. Pero kahit pa paano, dahil lamang yung Extreme Gaming, pangbuelo pa rin to, no? Ito yung time nila para makakatch up din since nakuha nilang Aegis of the Immortal. BKB na lang din for Skater, kailangan niya eh. True. Emolrini, buo na rin yung BKB rito. 3 BKB na, and BKB nga. Dito kay ano, boy, tira mo, lalaban pa sila. Partida may Aegis pa yan. Yung Gyro dito. Ayun lang, lumabas sa suit. Pero there's the arena, immediate BKB, static storm, XXS. Binag-BKB nice kasi. Nice finger given by Crit. There's the chrono, but only for snaking. And there's the Aegis gone. BKB wearing off. Kisses is there. Pero pagbuhay ni Skitter, hindi na siya tatablan yan, Holyos. There's the lasso, but still, napalumog pa rin naman siya dito, mga kaibigan, ni Shinkyu. Kapag dagger out, tama, hindi naman.
XM Music, BKB, and Skater Wolf po at Katilon Lason. Diyos ko, mabubuhay pa yan. Julius, nakapag-spill lifesteal. Takos. Holy moly. Sipin mo, may... Snakey nga dito sa kanyang pag-dieback. Kanabi at dieback, mga sir. The turn around naman doon by Extreme Gaming. Baited lang pala yung Chrono. Uh-huh. Kinoron niya yung support para mag-buyback. Tapos, malalaban yung Falcons. Kaya nila, pero hindi. Yung Viper, Jay, nakita mo yung damage ng Viper nun? Hindi nila kaya. Inilubog na naman. Again, i-CQ doon sa Viper para ano madelay. Ano yung neutral item niya? Ano, yung attack dyan? Yung double attack. Uh-huh. Eto mo, pag tumira siya, double attack. Parang Echo Saber sa long range. Oo, oh, ayun o. Hindi, iba pala yung double... sorry, split attack. Split attack. Oo, oh, kasi meron din neutral item sa tier 3 na double splitter attack. Oo. Oh. And ito nga, oh, nagkaroon biglaan magka-Skadi sa double Skadi. Kahit ato hindi mag-Skadi, hindi, kailangan din yung boy. Para pa nag-repressure siya, malaki mana niya. Nabalaybuhan yung Falcons dito, para. Yung Falcons nabalaybuhan. Yun lang masabi ko. Hindi, ako for me, maganda to na. Ako for me, ulitin mo. Ako for me, personally. Sa akin lang naman. Sa akin lang naman. O, oh, yan. Kumatali Falcons, okay lang. Kasi syempre, huwag puro Falcons. Parang GG lang last time, yun. Puro GG. So, hindi pa naman tapos sa GG. Game. Oh. Ang laro natin is first 3 wins. Mga sir. Best of 3 lang ulit to eh. Oo. Nag-back to 0 lang tayo kasi nag-all 1. Pero kung manalo sila dito, yung plus 1 dyan. Sulit. Uy, what a blink dagger out. Pero I'm still chasing. Going for Eye of Skadi naman na siya dito, Julius. Saan yung next item? Momentum shift nga, sabi ni Boss Epic. Ayun, may nahuli pa. Lems is there, XXS. Kukukin ni DY dito, mga kibigan sa XM. Yung Cinemantis style, makukuha pa niya sa Snake King. Makukuha at makukuha. Ang malala pa niyan, matagal kasi maubuhay si Snake King. Pero si Crit, hindi nag-bash? Hindi nag-bash eh. Malas naman ni ano nung Abe, no? Pili ko nga, ikokrono niya yun eh. Kung cooldown na eh. Pero 2 seconds pa kasi that time eh. Hindi, hindi ikokrono. Layo ni. Tapos magka-clash lang ulit. Parang hindi yata worth it. And Amar, spotted siya rito ha. And XXS, no sir. Doon pa siya nag-Kimber Chain. Pero ESP TV, I think di naman yata in-a-kill damage. So, TP will be successful. Muntik lang, tinan mo. Nag-iingal sa base dito si ano. Si Timber. Aha. Uh-huh. And crit, dagger, 4-stop. Kukuha muna sila ng Tormentor. Ayan na nga, sneaky. Sobrang ganda kay Lion eh. Lion, meron na si Disruptor. Bigay mo lang yung crit. Matik yung crit. Hindi mo nag-backfire to, naminit nila pa yung ano. Batrider. Oo, oh, kasi okay naman sa support na. Kasi mo Timber, ano kayo? Let's say Timber, Batrider, siya si Baba. Okay naman eh. Diba? Sabi mo, kaya 50-50 lane lang. Tapos kung Batrider ka, makapag-stack ka pa rin. Pwede mong kunin, pwede mong pack po kay Gyro. Ganun pa rin naman yung trabaho mo, Asbat Rider. 13k advantage, Skadi din for Viper. Skadilicious nga sila dito. Skadilicious talaga nga, buhutin and repression na agad. Magiging next item ni Mars dito, Jay. Double arena, double trouble. Pero still, kaya sabi natin 20-7 yung score, 14k golded. Hindi pa rin naman sumusuko yung Falcons dito. Mayaman pa rin naman sila. Yung Gyro nga lang, Jay, tinan mo. Siya yung pinakamahirap. 12k, no? Anong nangyari kay Gyro? Kanina, okay naman. Wala na, sumama din kasi siya eh. After nung ages. So, hindi siya nakamasyado naka-farm. Oh, may sabi si Kimo TV. Sabi ni Kimo TV. Game 4 extreme na to. New champion. O ba? Bulong ng RH. Bulong na naman yun, ha? Road to 4 lang tayo pag ganyan. Julius. Ako naman. Oh. Kahit mag-road to ano pa tayo ngayon tanong una. Wala problema eh. Last game na to eh, di ba? Pero may nalubog dito, Jay. Amar! Pag-Kimber Chain out, hindi the bash! Bash! Ayun! Yo, Jesse! Jesse! Ayun ang nangyari kay Amar, na Jesse siya rito. SNY muna pala binuni ano, ni Amay. Para sa Lasso din. Okay, makes sense. Para wag mo asahan lagi yung lubog ni Cinco. Kumaga, hindi naman niya minamalay. Kumaga, if ever. Skater, look at this. Ayun. Nanguli ni XXS. Back to back, dalawang core. Ang lalim niya kasi sa gitna. Sabi nga, wag kang tatawid ng ilot. Eh, umiste. Nagbasa ng paa. Nagbasa ng paa. Ayun. Hindi ka pwedeng lumagpas ng ilog dito. Nagbasa ng paa, nahuli ng sirena. And... Ang sabi natin, bigla nagiging one-sided, Jay. Yung uh-huh. game natin. Hindi mo ha, namamatay dito yung Falcons without using na Chrono.
yung big spell dito ng extreme. Yung malungkot doon, 22 to 7. Wala silang big ultimate to turn things around, diba, sa teamfights. Unlike sa extreme, chrono cases, basag na sila doon eh. Kahit arena cases lang, basag na sila. Also, they have the purge. Yup. The purge, Julius, kailangan ko pumabagalan. The purge. Bakit the purge yan? Bakit the purge na yan? The purge eh. Napakayaman. Ano yung Viper talaga ni MC? Nakuha na nila yung template. Dati pa kasi nilang ginagamit yan, Jay. At I think nakakasko na rin yung Viper na XM. Laging talo. Tingin ko, ano? Ano yun, naging eye-opener yung tip McClowns ni ano? Ni, nagising yung halimaw na natutulog na extreme bigla dun, you know? Sipin mo kasi after nun, nung pagkatalo nila na yun, tinalo na nila yung Liquid, nanalo sila sa lower bracket finals kanina against Azuri. Ngayon, tinan mo. Patuan, Julius. They outdrafted din kasi, Jay. Huwag na, sabi ko nga sa kanila, huwag niyong bibigay yung Shadow Demon sa side ng ano, extreme. Ang dami kasi naka-counter. Katulad na ito, nagba-trider kayo. Nag-static storm kayo na combo. Nakapang buy time kasi eh. Yung, isipin mo, hindi lang yung save yung annoying eh. Siguro yung story lang nung sa SD kanina, malayo sa SD na ngayon. Pero SD pa din, di ba? Nakupo, nagkahulihan na. So, hindi naman nila nabigyan agad. XM, hirap din tayo dito ng Viper. There's the arena, pieces, after nung spear, dalawa sila dyan. Pero even mabuha, though naka-BKB si Skater, pinalupalo lang ni XM dito mga sir. And that's gonna be 3 heroes falling down. Like London Bridge, Snaking will take me away. Successful yan. Wala pa ang Chrono eh. Sabi mo hindi pa rin nagagamit yung Chrono. Sabi ni Ami, parang ata hindi kailangan ng Chrono guys ha. Parang kaya naman natin manalo without Chrono ha. Oh, baka okay na yung Falcon Dance. Ilabas nyo na, si Boss Kimo na rin nagsabi request dito. Wala pa nga yung Falcon Dance, hindi pa napapasa. Kimo TV? Oh, wala pa? Wala pa. Hindi, yung A Glimpse of the Past na lang. A Glimpse of yung the punas, Past. Yung Punas, yung Punas. Punasan mo na natin. Punasan, na medyo matagal. Medyo matagal. Medyo matagal ha. Medyo matagal, sure ka dyan? Oo, oh, hindi. Punasan sige, taga lang ha. Taga lang, sabihin ko lang. Oh! Okay, okay na yun, okay na yun. Shinik, di! Di, syempre, pagkapunas mo, isi-shake mo yung hands mo, oh, para matuyo. Tama. Ano ka ba, combo yun eh. Pagkapunas mo, shake ng hands, tapos para tuyo agad. Ang bagal din ni Derek eh, nabagal ganun tuloy. Shake, very, very nice. In the net. Rinig, ha? Punas lang gusto namin. Rinig, nakita mo. At least hindi full video. Diba? Ano lang yun? Aba nga ng full video. Pag na game 5. Tingin mo, pag na game 5. Para game 5 pwede. Oo, pwede. Why not, diba? Deg daw ang tama. Ayun lang. So, Lincoln, double ano to, defensive item for Ame. Sabagay, sabi ni Ame dito. Nagising yung mga tropahan, no? Di at least nagising kayo. Uy! Dayan. Uli. Jan Kule? Jan Kule? Dayan, sa hinahanap niya si Dayan. Dayan Kule, sabi niya. Dayan Kule. Aha. Yun, sakto lang din. Walang Nostro ng 10 days na bas kami mga viewers dyan, Kuya Nika. Oh. Ayan na! Uy, ayan na si oh. Kimwell Gulapa. Op! Kailangan kong gawin. Pero mamaya na, magti-teamfight sa Roshan eh. Big teamfight si Kimo Gulapa. Big team fights. Uh-huh. Snower level para sa Falcons. Bane na yun sila. Outdrafted nga sila rito. All-in na rin ha. All-in. Kailangan eh. Faceless boy dito since bumili siya ng League Spear. Pero crit! Only siya dito. Spell immune. Gamit yung kanyang mana drain dito. Pero pinalo lang na extra. Tinayuan niya lang. Using his BKB. And there's gonna be the Chrono Spear on the Skitter. Pwede niya tawag? Plus Malrini. You don't have buybacks for this. A Marvel call it mga sir. Bago pa siya mapatay. GG is called. Game number 3 belongs to Extreme Gaming. To Kimo, the bulong ng Red Horse, Gulapa, pasok! Outdrafted kasi talaga dito sa game number 3, Jay. Yun lang masabi natin. Diba? Na-predict naman natin almost lahat ng mga... Yun yung last pick na hindi natin na-predict for Falcons. Na ang MVP dito, yung bulong ni Kimo, ilabas mo na agad, direct. Hindi, ang MVP rito, yung shake. Pwede din. Anong kailangan kong gawin? Parang mga... Upang... Yung mga... Parang yung mga tito na... Slow. Slow it down. Ginapang! Slow fingers! Kung ikaw yung asawa, ginanyan lang ka. Matutuwa ka ba, Julius? Bakit mas baby yan? Oh, yun na!
Meron palang moves eh. Hindi, ano yan? Rated RPG na yan. Rated RPG. Uy. Pwede na yan, pwede na yan. Eh, hindi pa. Yung lipad eh. Yung lipad dapat kasi. Ja. Ano yung Falcons map? Yung Falcons. Ah, Falcons map. Hintayin natin. Hintayin natin. Hintayin natin Falcons. Hintayin natin Falcons. Oh. Natalo yung Falcons. Ayun ah. Uy, yun na wala. Inalis agad yung Falcons all the way sa hindi eh. All the way. Si Boss Baby. Tama ka na, Boss Baby. Pero sana gamitin din ni Boss Baby yung kanyang buff, no? Yung rage buff para maiwasan na yung mga ad-break. Uy, panalo yung 1K natin dun ha. 2-8 yun. Champion yun. Sundin na natin si Kimo TV, feeling ko. Sundin natin. Roll na yatin yun, Boss Kimo, yung 2-8. MVP muna, MVP muna, syempre. Okay, player of the game. Viper? Tingin ko, ang daming ginawa eh. Viper, Mars. Lando tayo, Mike? Dito? Wala daw si Mike. Hindi, okay na yan, okay na yan. Okay, yeah. MVP direct, i-show mo na. Yun, check. Okay. So, player of the game muna tayo mga bossing. Kung ano man ang ating magiging best player dito, eh talaga namang collective effort yun. Collective para performance. Sa gaming. Sobra. Oh. Lahat talaga nag-perform, even yung position 5 nga rito. Eh na yun nga, ibigay mo kay ano, Sin Cutie. Si Sin Cutie, mga idolo, 5-3-17, si Shadow Demon. Dapat ginawa ni Soysus, ginawa niya yung picture ni Terong eh. Pinito niya yung picture, no? Secured na yung tipan-tipa natin. Bakit? 2-1 eh, sabi ni Kuya. Naniwala ka naman. Naniwala ka eh. Ako, naniniwala ako sa boss-boss natin yun. Ayaw ko. Kanina nga eh. Naniniwala ako kay Kuya ni. Oh, bet muna tayo, syempre, bago tayo mag-break. Roll muna yon yung ano? Okay, ayun lang, yung 1-9-34. Oo, oh, yan, 1-9-34. Extreme. Okay na yan. Okay na yan. Shoot na yan sa balde. 1-9-34 na yan eh. So, ano pa nga ba, mga kaibigan? Habol nyo na. O, ikaw na. Eh, syempre, sa bahay pupunta. Mas pinalaki, mas pinataba, mas pinasarap na welcome bonus. Up to 7,800. Basta gamitin yung promo code namin na Kuya Nick. All caps, and mag-message lang po kayo sa Kuya Nick page. Okay na mga kaibigan, we'll be back for the game number 4. Yun ang magdedikta, ang magde-decide kung abot pa ba tayo ng game 5. Mm-hmm. Mga bossing, ano? Pero on point ang mga predictions ni RH Bop, Boss Baby. Uh-huh. Sundan nyo na lang mamaya, magbabalik kami para nga sa game na yun. Nanalo ko sa sports at esports betting. Sonic Bet. Oh naman, meron lahat. Meron lahat. Merong bonus. Manalo matalo. Sama-sama tayo. Panalo. Easy kaya. Hey, babe, di ba sabi ko sa'yo, alis tayo? Eh, ano pang iniintay natin? Tara na! Meron tayong up to 7,800 bonus, dedicated mobile app, and self-cash in and self-cash out. Dito lang sa 1xBet.